Ayan, good morning, good day everyone. Ito muli ang Unico DJ Double D para sa ating episode 2 na ng DDT o tinatawag natin DJ Double D Tips for the Day. So ito yung number 2. Ano nga yung topic natin for today? Ito maganda. Maganda yung topic natin. I-share natin sa screen na kung ano ang ating topic for today. Maganda ito. Ayan, share screen. Para makita ng lahat. Ayan. Okay, itong ating ano. Ito ang topic for today. Welcome to DJ Double D Tips 002, Identifying Your Prospect. Yan, hinahan natin ng konting sounds para maklaro sa mga nakakikinig. So, identifying your prospect. Diba? So, kasi di ba ngayon nag-online na tayo, o karamihan online. And dalaga naman, syempre, kinikilatis natin maigi o pinifilter natin maigi yung kausap natin para the best option na pwede natin ibigay sa kanila kung tayo yung negosyo. Ito na yung mga learnings ngayon. Ilan ang learnings natin for this topic? Meron tayong dalawa. Yan, dalawa, no? Dalawa. Very simple. Identify the needs of your prospect. O needs, ha? Needs. Iba kasi yung wants and needs, di ba? Ano talaga yung tunay niyang kailangan para tama yung ibibigay mo sa kanya option, which is number 2, recommend the best option for your client para tama yung ibibigay natin sa kanya, sulit na sulit. So ito na. Meron kasi akong ginawa dito ng tatlong klase ng prospect. So ilan? Tatlo. So prospect number 1, prospect number 2, prospect number 3. Iba-iba ito ng ano, ng appetite for investment. Or iba-iba ito ng needs ka na tinatawag. Although talaga naman, napakadami nating kausap talaga sa online. Iba-iba talaga ng preference yan. Ganun talaga. Pero ito, sinabdivide lang natin ng tatlo para at least ma-identify lang natin karamihan ganito kasi nakakausap natin. And mapapansin nyo dito sa kanan, ito yung tinatawag kong circle of ano, yung parang places kasi yung tinatawag yan. Parang yung puti is city, yung blue is halfway, yellow is province, para ma-identify natin kung saan natin tamang ilalagay yung mga prospects natin doon sa circle na yun. Siyempre, katulad sa city, doon yung action, di ba? Talagang gusto niya, maglalakad lang siya, nandun lang yung mga transactionist niya, pero naman tinatawag na yun sa halfway, pwedeng mag-travel na konti, pero mas maliwag o mas maliwanas yung literan ko, hindi masyadong ganun pabilis ang action, at meron din dilaw, yun talaga ito yung laid back na. Ito na, kukwento natin. First yung prospect number one. Ang prospect number one natin, ito yung nasa ano to, yung gusto niya ang business ko, yung nakupuntahan ko, kung may business siya doon na malapit sa city, at gusto ko rin nang meron akong tinitira na tahimik naman. Huwag naman yung masyadong talagang grabe action at fast pace yung lugar. Kasi di ba maraming mga ganyan lugar, especially sa gitna, which is yung CBD area na tinatawag, and yun yung tinatawag na Central Business District. Di ba? Nandun sa gitna talaga, nandun ang action. Pero itong tipo ng tao na to, gusto niya, lalayo ako ng konti, pero gusto ko malapit pa rin ako doon. Di ba? Kuha niyo yun, no? Lalayo ng konti, pero willing to travel para mas mabilis pa rin ako nakakapunta doon compared sa province nga naman. Tapos willing din naman siya i-enroll yung unit niya. Kung hindi niya ginagamit, pwede niya i-enroll for rental business kasi talaga naman uso-uso na ngayon niya. At talaga naman, that's the best ano business ngayon. Kasi less maintenance yan, yung parang rental business nga na tinatawag. And most of the people nowadays are doing that. Ito yung prospect number one. So ganun siya, willing to travel. Kasi hindi ganun kalayo doon sa city na kung saan ang action niya. Or siguro maaaring din meron din itong mga anak na nag-aaral sa city na gusto niya nagta-travel lang na konti pero malapit pa rin. Kaya lang niya gusto lumayo para mas malalaki yung spaces na makukuha niya. Kasi alam niyo naman, sa city, eh talaga namang very scarce, no? Scarce city na tinatawag nga na very limited na yung spaces doon. Kaya ang tendency niyan kasi talaga pagka doon sa city mismo, eh maliliit yung spaces na makukuha mo. Unlike ito, sabi nga niya, travel ako ng konti, lalayo ako ng konti, pero mas malalaking places yung makukuha ko, yung malalaking spaces yung makukuha ko. Yan yung prospect number one. Ito naman yung prospect number two. Ito, balik na dito. Gusto ko talaga, okay lang, kahit mag-travel ako ng malayo. Kasi gusto ko yung uuwi ang kumibay at lupa ako ulit. Bakit kasi ako yung tipo ng marang ano eh. Gusto ko yung pag-gising ko, meron ako hardin. Pag-gising ko, nakapagtanim-tanim ko. Kasama ko yung pamilya ko, nandyan sa isang bahay, di ba, na may lupa. At talagang mas ano talaga mas tahimik nga naman. Pero willing siya mag-travel, going to his work, study, or business. Pero yun nga lang, meron mga klase ng ganito na nagre-rent sila, or nakatira pa, or nakikitira pa sa mga kamag-anak. So meron ganito mga klase ng prospect. Or as simple as kahit hindi pa nakikitira sa mga kamag-anak, nag-upgrade. Meron din ganito, ha, nag-upgrade. Na dati kasi ito lang yung bahay ko, kasi ito lang kinikita ko noon. Ngayon, maganda na kinikita ko. Gusto ko na mag-upgrade. Mas malaking bahay na ang kukunin ko kasi kaya na ng aking kinikita. So may ganito klase ng prospect
So which is prospect number 2. Move on tayo ngayon sa prospect number 3. Ito si prospect number 3. Ito talaga yung ma-action na tao. Gusto niya, willing to pay extra to stay in a more convenient place. Gusto ko kahit mas malaki yung babayad ko dyan, pero nandun lang ako pagbaba ko. Lalakad lang ako na konti. Nandyan yung trabaho ko, or nandyan ang business ko, or nandyan yung school ko. Ganun siya. May mga ganyang klase ng tao, siyempre nga naman. And want to be here is, di ba nga, nabanggitan natin ang lahat ng action niya. And keen to have his investment enrolled also for rental business. Kasi nga naman tama, pag siya ay wala naman doon, or yung mga kababayan na natin nasa abroad nga, karamihan, no, OFWs, na wala naman doon, hindi naman sila umuwi pa sa Pilipinas at hindi naman kinakailangan bumili pa ng bahay sa ngayon dahil sila naman ay safe and secure na sa kanilang tinutuluyan doon. Eh, yung mga kamag-anak nila, dahil sila ay nasa abroad naman. So, ang talagang gusto nila, okay lang, kuha muna ako ng isang, ano, ng isang property na malapit sa city mismo. Kasi nga, alam ko na marami nagre-rent dyan. So, gusto ko maging landlord or landlady. Kasi maganda nga daw talaga yung rental business na babalitaan na nila yan. Alam na nila yan. Ito yung klase ng prospect ng number 3. Ang tanong ngayon, saan natin sila ilalagay? Ayan na. Ito yung exciting part. No? So ito yung guide po para sa lahat para ma-identify natin prospect. Na-identify muna kanina kung ano klase siya. This time, saan mo siya ilalagay dun sa ating ano, circle of ano, areas. No? So ito prospect number 1. Balikan natin ha. Prospect number 1, willing to travel. Pero medyo malapit pa rin sa city yung kanyang titirahan. Pero gusto niya na mas malaking space. Saan natin siya lalagay? Ayan, tingnan natin kung saan siya. Doon, sa kulay blue, sa halfway. O, di ba? Take note. Ito yung tipo na gusto mag-travel. Okay lang. Malapit sa city. Pero gusto na mas malaking space. Kaya ang kanyang dapat kalagyan is halfway. Tama, sa gitna. Hindi masyado malapit. Hindi masyado fast pace. Hindi masyado masikip. Pero malapit pa rin. So ito yung ating nire-recommend sa kanila. Ito na, mga ka-preach. Ang nire-recommend natin sa kanila ay yung tinatawag natin MRB, yung code natin, no? MRB or Medium Rise Building. Ito yung mga properties na 70% open space, maraming space, para ka nasa resort araw-araw, para ka nasa subdivision na house and lot sa araw-araw. Parang ganun ang concept niya eh. So, mid-rise building. So, maiksi lang, no? Hindi yan yung masyado matataas na buildings. Normally, that's around 5. Papunta ng 15 is the most. Pero kadalasan yan, on an average, is around 10. 10 floors lang. So, ibig sabihin, konti lang yung nakatira dyan. And marami talaga nakaalat sa open space para ma-enjoy naman nila yung lugar. Like, swimming. Naku, grabe. Ang daming swimming pool dito na malalaki. Clubhouse. Basketball court. Yung iba, karamihan meron. Playground, of course, for the kids. And very secured siya. Kaya siya tinawag na mga mid, ano yan, mid-rise, nasa mid din siya, nasa gitna, no? The word itself, mid. So, kadalasan ng ating partner na developer, which is the Oasis series, sa Pinning West nga, ang Oasis series, kaya para siyang sinabing Oasis, kasi nga sa bustling community, sa very busy na lugar, hindi mo akalain na may Oasis. Di ba yung Oasis sa disyerto is parang siyang may tubig, may mga puno na hindi mo akalain na sa isang disyerto ay may oasis, di ba? Yung tawag doon. Yun din ito, parang ganun, nasa city, very, ano yan, kumbaga, wala ka na isipin na, parang wala ka may isip na merong ganun pa rin lugar na very lush, very lots of greeneries, and very relaxing. Tamang-tama ito sa prospect number 1 natin, which is the mid-rise building. O yan, take note. Ito naman si prospect number 2. Di ba sabi na nga niya, okay lang ako mag-travel na malayo kasi hindi naman ako lagi nagpupunta sa city. Gusto ko lang yung peaceful ako. Gusto ko yung nakapag-relax ako kasama ng mga pamilya ko at nagtatanim-tanim ako. Siyempre, ang prospect number 2, saan natin nalagay? Sa yellow! Di ba? Yan, sa province. Yan yung tipo ng ganyan tao. Kaya nga, ang bibigyan natin sa kanyang produkto tama ay house and lot. Kasi nga yung sabi na nga niya, kami ay nagre-rent lang or kami ay nakikitira lang. Gusto ko magbukod or gusto ko mag-upgrade. Diba? So yun ang tama para sa kanya, house and lot. So depende pala talaga sa tao. And last but not the least, yung prospect number 3 natin. Siyempre, ito yung talagang ma-action to. Lagi talagang gusto nito. Malapit lang siya sa lahat. Gusto lakad-lakad daw. Of course, ilalagay natin si prospect number 3 sa puti, yung sa city. Ayun, sa city siya dapat. So, ayan, dapat nasa gitna lang siya. Nasa gitna lang siya para hindi na siya nahihirapan. So, yun pala, yung ganun lang naman pala kadali yung ating ano. O, di ba, ang bilis lang ng ating topic ngayon, which is identifying your prospects. So, always remember na ang ating prospect is dapat talaga ma-identify muna natin yung need nila para at least naman sila ay tama ang makuhang produkto. Hindi sila magagalit sa inyo na bakit naman ako pinilit-pinilit ito ng taong to. Kailangan ko may sarili na ako bahay.
or yung ito naman ay may bahay naman ako, binigyan pa rin ako ng bahay, which is hindi naman talaga din siya masyado pa mapapakinabagan when it comes to rental business, kasi very ideal ang rental business is sa mga malapit sa city or nasa city mismo. So you once again, salamat po. Sana po ay tayo ay nakatulong at nakapagbigay ng tips for today. Asahan niyo po, marami pa pong parating DDT, DJ Double D, tips for the day 002 at maraming pa pong parating. Maraming salamat po. So subscribe na po kayo sa buttons kasi ipopost ko po ito sa YouTube and sa Facebook din. Ipopost natin yan dyan. Kindly subscribe para mas marami pa kayong makita mga videos mula kay DJ Double D. Maraming salamat po. Thank you.